Alam nyo ba na may mga gulay na tumataas ang blood sugar natin sa pagkain nitong gulay? Isipin natin, di ba, lahat ng gulay, healthy, maayos para sa blood sugar, sa puso, pampapayat. Pero merong mga gulay na medyo bawal at dapat bawasan ng diabetic. Simple lang po eh. Itong mga starchy vegetable. Starchy siya. Parang mas nakakabusog yan. Tingnan natin ha. Number one, squash. Diba? Very healthy ang squash. Kalabasa, diba? Maraming vitamins, maraming mineral. Kaya lang, tingnan nyo, masyado siyang ano eh, maraming carbohydrates. Konti lang kakainin mo. Pag dinamihan mo, parang kanin din siya eh. Kaya yung blood sugar mo, pwede tumasa squash. Number two, talagang gulay to eh, patatas. Ito talaga pampataas ng blood sugar. Sobrang, merong tinatawag tayong glycemic index. Ang glycemic index, pag mababa sa 50, 0 to 50, mababa. 51 to 100, mataas. Ang ibang gulay, yung mga kangkong, mga pechay, glycemic index niya 15 lang, maganda, mababa. Pero itong patatas, tinaguri ang vegetable, ang glycemic index niya 86. Para siyang kaning puti. So kung yung kanin nakakataas ng blood sugar, parang kanin siya. Lalo na pag na french fries mo yan. Pero healthy ang patatas, sinasabi ko may potassium siya. Pero ang bilang mo sa kanya, parang kanin. Okay? So nakita nyo to, gulay, pampataas to ng blood sugar. Siyempre, mais. Mais, very healthy yan. Actually, mas healthy pa siya kaysa sa kanin eh. Kanin kasi medyo maputi lang eh. Kulang sa vitamins. Ito, marami siyang vitamins ang corn. Problema, mataas ang carbohydrates niya. Okay? So, pag marami kinain mo nito, tataas din ang blood sugar mo. Isa pa oh, nakatago oh, green peas. Di mo lang halata, ang green peas, marami ding carbohydrates. Kaya nga, di ba, yung mga green peas, ginagawang snack eh. Di ba? Kasi nga, very carbohydrate siya. So, ito yung mga pagkain, babawasan natin kung may diabetes ka. Isa pa, yung mga prito. Gulay na naprito, gulay na nilagyan ng butter, di ba? Buttered vegetable, oily vegetable, usong-uso yan. So, pag ganyan, masyadong maraming mantika, hindi na rin nagiging healthy. So, yan. Okay? Ano nga to, Doc Lisa? Parang kamote, di ba? Yung mga iba, mga kamote, gabi, pwede naman. Pero syempre, starchy din siya. Konting bawas. Ito yung mga mababa naman. So, ito yung mga iiwasan or konti lang kakainin. Ito naman yung mas kakainin nating gulay. Yan. Lahat ito mababa sa glycemic index. Ayan o. Green leafy vegetable, lahat yan mababa. Cucumber, tomato, eggplant eh. Eggplant, okay din. Kasi eggplant, diba, hindi masyadong carbohydrate siya eh. Broccoli, cauliflower, onions. Ano tong mga okay? Tingnan nyo lang eh. Yan o. Alam mong okay siya eh. Ito, alam mong medyo tataas eh. Sa itsura pa lang, alam mo na. Puro carbohydrates, parang kanin. Ito, hindi. Low glycemic to. 15 lang. Ayan o, nilista ko na. Green leafy vegetables, kangkong, spinach, lahat ng talbos. Cruciferous vegetables, broccoli, cauliflower, maganda lahat yan. Makukulay, bell pepper, taas sa vitamin C. Kamatis, okay ang kamatis pero wag din sobra dami. In moderation. Eggplant, talong, cucumber, pwede rin. Asparagus, green beans, pwede rin yan. Siyempre, onions and garlic, maganda onions and garlic, pampababa nga ng blood sugar eh. Maraming tulong. Antibacterial, para sa puso, para sa cholesterol, onions and garlic. Kaya lang, kung medyo makulo ang tiyan mo, tansyahin mo lang. Tayong mga may irritable bowel syndrome, may GERD, hinay-hinay lang sa onion and garlic. Very healthy siya.
Kaya lang minsan nakakakabag o nakakulunang tiyan. Mushroom, low in carbohydrates din. Cucumber, tsaka radish. Yan ang mga pwedeng-pwede. Okay, malinaw ba? Yan. Ngayon naman, ayan o, best and worst veggies for diabetes. Ito yung mga okay. Kita ba nila, Doc Lisa? Pag niluto na sa butter o maraming salsa, o salad nga, nilagyan mo ng Thousand Island, ng ranch sauce, ng mantikilya. Pag ginawa mo ng delata, maalat na. Pickled din. Pag pickled, sobrang naalat. Ito. Pag pickled, marami ng asin. Sauerkraut. Diba? Pag sinobra alat, pwede pa naman. Pero syempre, hindi na ganun ka-healthy. Yan ang mga... So, hindi lahat porke gulay, okay lahat. May good gulay, may gulay na babawasan. Ngayon naman, tuturo ko na rin sa inyo sa prutas naman. Ito, prutas, mas obvious. May mga prutas talagang medyo ingat ang may diabetes. Ayan, oh. Ang magandang prutas, mga low glycemic index. Less than 50, less than 55. Pag mataas siya, nakakataas ng blood sugar. Ano yung mga prutas? Ayan. Favorite natin yan. Pero kung diabetic kayo, hinay-hinay dito. Ayan o. Grapes. Nako, ang tamis masyado. Siguro 6 or 10 piraso lang bawat kainan. Hindi pwede isang bunch. Mangga. Grabe ang mangga. Saan ang mangga natin? Ayan, mangga. Mangga talaga. Super pang-diabetes yan. Pampataas talaga ng blood sugar. Yung matamis na matamis. Nako, napakasarap. Sure ako, tataba kayo. Tataas blood. Kung gusto nyo tumaba, walang problema. Payat na payat kayo, magmangga kayo 3 times a day. Kahit green mango, ah, ganun din. Mataas din calories ng green mango, nakakataas din ng blood sugar. Pineapple, yan. Healthy to, ah. Healthy sila. Kaya lang, pag sinobrahan mo, nakakataba. Very high. Yan, oh. 66 glycemic index ng pineapple. Lampas 50. Ang gulay nga, 15 lang eh. 15 lang. Ito, 66 oh. Kaya pagkain mo na pineapple, taas ang blood sugar. Isang magaling magpataas, pakwan. Ayan oh, 72. Grabe. Healthy ang pakwan, pero syempre, kung takot ka sa blood sugar mo, hinay-hinay. Melon, 65. Raisins, kahit papaya, 60 oh. So, lahat yan nakakataas ng blood sugar. Especially kung hinog na hinog. Kaya alam ko, gusto natin piliin, sasabihin mo, yung pinakamatamis, pinakahinog. Kaya lang, mas hinog, mas matamis, mas nakakataas ng blood sugar. Okay na yung medyo matabang. Saging, very healthy. Glycemic nito, mga 56 eh, sa gitna. Pero ang saging, pwede kung ganito. Pag ganito yung saging, tamang-tama yung pagkahinog, pwede kumain sa 2, diabetes, okay lang yan. Kasi maraming potassium, maraming benefit sa tiyan, sa puso. Pero pag ganitong overripe na, hindi na okay. Overripe na, nakakataas na ng blood sugar to. Ayan, oh. Yung nangingitim na. Pag nangingitim na, diabetic kayo, iwas na. Okay, ayan, oh. Pakita natin, Doc Lisa. Yung mga low glycemic index na pwede nyo kainin. Yan o. Apple, avocado, suha. Wala tayong peaches dito. Pears, strawberry na walang gatas. Mababa o. 20 to 49. Medyo mataas. Grapes, mango, orange, raisins. Very high. Ano ba to? Watermelon, pineapple. So, mas ito kakainin, dito depende, dito hinay-hinay. Okay, ito yung mga mabababa, tulad na sinabi ko, suha, pears, apple. Ayan, mababa oh, less than 50 oh. Ang matataas, pinakita ko na sa inyo kanina, ito yung matataas. Okay, so sana malinaw to. Hindi ko sinasabi, huwag kumain ito, pwede kayo kumain. Kung may diabetes, pwede kumain. Pero syempre, isang slice na lang. Kung melon, isang slice na lang. Pakwan, pinya, isang slice na lang. Pag mangga, isang pisngi na lang.
yung kalahating pisngi mamayang gabi na, hindi siya all you can eat. Grapes, mga 6 hanggang 10 piraso lang. Okay? So, hindi lahat ng prutas, hindi lahat ng gulay okay sa diabetes. Pero kung gusto niyo lang magpalakas, healthy kayo, pwede niyo kainin lahat yan. Walang problema. So, pag mataas na blood sugar, anong gamutan? Usually, papacheck tayo sa endocrinologist. Binibigay nila lagi metformin. Okay ang metformin. Huwag kayo maniwala sa mga fake news. Ginagamit pa yung mukha namin na masama daw metformin. Kalokohan po yon, fake news yon. Gusto lang magbenta ng produkto nila, mga scammer yun eh. Okay ang metformin. Lahat ng endocrinologist ito bibigay sa inyo. Maraming benefits ang metformin na bababa yung blood glucose mo, mas ma-absorb ng mga muscles, mas nagagamit siya. Nakakapayat pa yung metformin. At ngayon, pinag-aaralan yung metformin, baka daw makahaba pa ng buhay. Okay? Medyo makabag lang ang metformin. So, maraming pag-aaral, basta nabigyan ng metformin, mas maganda yung less namamatay sa diabetes, less heart attack, less stroke. Medyo malabo lang eh. 42% less heart attack, yan o, 41% less stroke. Bukod sa metformin, bibigyan kayo ng sulfonylurea. Ito yung mga usually bibigay sa inyo. Gliclazide, glimepiride. Ito yung mga bagong gamot na binibigay nila. Okay, usually combination eh. Pag hindi nakuha nitong dalawang gamot, pwede pa pangatlong gamot or yung iba nag-i-insulin na. Okay, so sabi ko nga, kailangan mababa lagi blood sugar nyo. Within normal, baka 120 and below lang. Huwag masyado mataas. Other tips for diabetes, check ang blood sugar, lalo na kung may lagnat, may sakit, kasi naglolo ko ang blood sugar. Schedule, gagawin, check up, exercise. Pag mataas ang blood sugar, magandang magpababa, exercise. Planuhin yung pagkain, huwag basta-basta. Yan, spacing sa pagkain, healthy food. Iwas sa juices, sabi ko tubig lang. Tubig ang pinakamaganda. Pag nag-juice kayo, bawal din sa may diabetes. Juice, matatamis. Kahit sabi mo pa, fruit juice. Mas healthy pa yung prutas mismo. Imbis na mag-pineapple na juice ka, better yung pineapple na kainin mo kahit mataas yung glycemic index niya. At least yung prutas, maraming fiber. Yung fiber, nakakatulong yon pampabagal ng absorb ng blood sugar. So, better pa rin yung pinya na actual kaysa pineapple na juice. At iba pang mga juice. Oo. Pero kung hindi kayo takot tumaba, hindi kayo takot sa blood sugar, wala kayong sakit, pwede naman yung mga juice. Hindi ko naman pinagbabawal. Ito lang naman pang diabetes na mataas ang blood sugar. Stress and anxiety, tulog, sapat, healthy mindset, minsan reward ng sarili, at meron kang kaibigan para magandang outlook para makontrol ang diabetes. Sana nakatulong po to sa mga dapat kainin at bawal kainin na prutas at gulay sa diabetes. Salamat po.